I think pwede nang sumagot before si Kira and Gray. We'd like to hear from our two directors bilang sila yung captain, sila yung talagang to, sila yung nag-aalaga ng set. Let's start with Direk Avel. Direk Avel, the question is for you and Direk FMR. Okay, hello. Magandang hapon sa mga kapamilya natin sa press. Salamat ulit sa pagsuporta. Okay. Yung mga protocols natin na kailangan sundin, very different from dun sa the old normal natin. Of course, every day yung taping, we have 4 days na sunod-sunod, but on the 5th day, nagpapahinga kami. But ang malaking difference is we work from 8 o'clock in the morning until 8 in the evening. So dapat preparado kaming mga directors, preparado ang mga artist para pagsalang namin ng 8 o'clock, nami-meet namin yung requirement ng production na matapos namin yung schedule. And sa gabi, ganun din, hindi kami pwedeng kumain together. Dinadala lang kami ng food or kukuha kami ng food sa designated area. And then after eating, tapos tawagan yung mga mahal sa buhay and then nagre-review na kami ulit for the next day. And as a set naman din, pinapractice pa rin namin as much as possible yung social distancing, tapos naka-mask. And although mahirap lang kasi mahirap magbigay ng instructions pag naka-mask, tapos naka-face shield. But nakakataba ng puso kasi sa mga adjustments na nangyayari during this pandemic time, maganda yung response ng viewers at yung suporta nyo. Okay. Thank you. Thank you, Direk Kevin. Direk, FM Rayel, FMR. Hi. Hi, Bradford. Thank you for staying with us kahit late na dyan sa California. And to all our Kapamilya Press, salamat po sa pagsama ulit sa amin. Bradford, you know, before we go to the set, all of us underwent quarantine for 14 or more days. So all of us nag-swab test. And then once we get to our hotels, during taping, before we enter, disinfected lahat yung set namin, as well as all of the props. So whoever is handling, let's say, there's a food prop or kahit mga prutas, naka-disinfect yun. And during rehearsals, we are wearing our face shields and face mask, and then we just remove it for the actors pag magte-take. So you can just imagine, ang hirap huminga kasi sa amin mga nasa likod ng camera, maghapong nakasuot yun kasi mainit yung face shield at saka face mask. It's really exhausting and we move double time, triple time. Dahil kagaya ng nabanggit ni Direk Avel kanina, we only work for I think 8 to 12 hours and we have to do as much. So a lot of which we prepare at night, and most of my actors study their script well, memorize their lines before they go to the set. So simple instructions. When we are about to give instructions on our actors, syempre, hindi na pwedeng lumakad yung ibang mga tao, naka-safe distancing kami sa isa't isa. I, for one, I always have an alcohol na madalas kinagugulat ng mga artista kasi bigla silang may mararamdaman, nagwiwisik dun sa kamay nila. Just to be safe, mapapasigaw. Ay, si Direk pala na yung ganyan. Kasi medyo, I'm really protective of my space. I love my job, but I don't like na maging cause ako ng magbigay ng virus sa iba, just as I don't like to get the virus. May na nagkatrabaho tayo para mabuhay, kumita. Hindi naman ibig sabihin we will expose ourselves to that. So ako mismo, medyo stricto sa ganong mga bagay. Even yung mga holding hands or mga kissing scenes, we try to deceive people by angling the camera na hindi nakikitang may point of contact. Medyo maingat kami, although of course, syempre, parte ng consideration, nag-lock-in kami and everybody is negative. Kasi pag may positive, hindi pa pwedeng pumasok eh. So, there's no doubt na makakapasok sa grupo namin yung ganun. Tapos alagaan, paalalahanan lagi. Hindi pa pwedeng manipis ang pasensya or makukulitan kapag laging nagre-remind kasi that's the way we should take care of each other now. No, para tuloy-tuloy yung trabaho at makapagbigay pa rin tayo ng kwento sa mga nanonood natin. Grabe Bradford, no? Strictong-stricto na rin talaga sa about the safety protocols, no?
Yeah, super strict. You have a follow up to that? You want Gray and Kira to answer? Oh yeah, the actors, please. Okay. Salamat. Gray, the safety protocols. Yun nga po. Actually, we have to ano talaga. For me, napansin ko talaga is the camaraderie and the trust for each and everyone. Sinabi nga po ni Direct na everyone talaga is not just taking care of themselves, pero taking care of others. Kasi kapag may isa pong na positive or meron pong nagkasakit, may mag-shutdown po ata kami ng taping. To inspect kung may meron talaga nagkasakit, mag-test po ulit kami. So we just have to take care of each other talaga. And always follow the rules in place na binigay po sa amin. So dapat walang matigas ng ulo. And thankfully, lahat po kami nagagawa naman po yan. Nice. Thank you, Kira. Well, yes, nadali mo, Gray. And I just want to say that I'm very thankful to have directors and staff and our co-artists as well who really care for each other. Higpit kami sa safety protocols like you heard. So, ayun, it's just very nice to be in a surrounding where people, where we all care for one another. So, sigurado pong safe kami. Ayun. Okay. Thank you, Kira. Great. Bradford, you're good? I'm good. Thank you. Thank you. Okay, Aaron. Thank you, Bradford. Okay, Aaron, our next... yes, partner. Ito ang susunod na magtatanong ay ang... Ay ang ano? Partner? Hindi, yung aso. Kung may kumakaol na aso sa'yo. Ang susunod na magtatanong. Pag hindi ikaw nagsasalita, paki-mute naman yung audio para hindi narinig namin yung talak ng aso. Correct, ha? Thank you. Agree. Yeah. Kasi yung mga German Shepherd. Wow. 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 Okay. Ito ang susunod na magtatanong. Ay ang magbibigay ng safe question. Walang iba kundi si Miguel Dumawal of ABS-CBNnews.com. I love Mig Dumawal. Yes. Ay, magandang hapon po sa lahat. Sir Aaron, di po safe yung itatanong ko. Pero on a serious note, I'll be gentle. Of course, I'll be gentle. Congratulations po again to the entire team. Sobrang huge success of season 2 so far. Sir EJ, I agree with what you said kanina. No? There's something about Gray and Kira na parang they seem to be on the right track to be the next big love team. Kasi sabi ng mga fans, Gray and Kira, I'm sure you see the comments on Kapamilya Online Live. Doon ako nagbe-base, Miguel, doon sa mga pinopost ng ABS-CBN News and ABS-CBN At saka dami hong comments ng mga fans. Gray and Kira, how do you feel about that? Na some of your fans are already saying that you're the next big love team. It's very humbling and it's very overwhelming at the same time. Because personally, from my experience, when I'm acting with Gray, nai-feel ko yung kilig. Pero when I'm watching yung eksena namin sa TV, yun, mas nafi-feel ko. So, to have them say na we're the next big thing or the next big love team, I mean, it makes me feel very blessed. And I'm very happy to be partnered with Gray for this show. Mm-hmm. Ayun po, very thankful din po sa nangyari sa amin dito sa show na to. And So, yung naisip ko po kasi actually na hindi ko in-expect na magkakashow ako this year or anything because of the pandemic nga. Tapos biglang merong ganitong napakagandang show na napakaganda ng storya. The story talaga for me is a very great story talaga. And me and Kira talaga, I think we're doing our best to give the best quality things we can give to the characters. And we're very thankful na na-appreciate naman ng tao na yung characters namin. And syempre kaming dalawa din po. So very thankful kami din. Siguro gusto malaman ni Kuya Mig ng ABS-CBN News natin, ha. Kira, how were you told na kayo ang magiging screen partners or love team na ipapush ng ABS-CBN? Di ba, Mig, parang gusto mong malaman, no? Kung paano nalaman na sila magkakatrabaho sa isang teleserye.
Na-inform ba kayo na love team na kayo or one-off pairing lang ba ito or ano itatahak ng karir niyong dalawa? Mm-hmm. Actually, share ko lang po, matagal po nilang gustong i-partner sa akin si Gray, but the opportunity just didn't come around before until now. So, ayun, we both auditioned for our roles, and when we were told that we both got the roles, syempre sinabi po sa amin na this is a really good project, this is a super nice opportunity, so galingan po natin. So, ayun. Ulipin na naman. And tama ba, Kiri? Is that the official love team name? Para pag may shippers kayo na fans, gamitin nila yung tamang term. Actually, hindi ko nga rin po alam eh. Dalawa po siya eh. Kiri at saka J-Hope. Okay. J-Hope is the character contraction of the... Right, si Jake and si Hope. Any Siguro, memorable... Miguel? Yes, Derek. Yes, po. I'd like to thank also to... women who spotted, really had an eye for both of them. That would be our business unit head, si Ms. Julianne Benitez, and our COO, si Ma'am Cory Vidanes. Mm-hmm. Both of them saw something in the two of these kids. Kasi kami naman as directors, you know, we are always trained to handle whoever is given us. We saw them for auditions. But at the end of the day, you know, kailangan kasi yung creators or producers may eye for talent, and you know, they exude something that sa mga nakita namin, unang-una napakabait ng dalawang bata eh. Ako as a director, talking to both of them are very, very intelligent. Yung range noong, if I talk in about literature or I talk about classic film, from which, let's say, the characters, they can get an inspiration for their character. Alam nitong mga batang ito, lalo na si Gray. He will even quote the lines na kung if I mention, let's say, a character from Gone with the Wind or On the Waterfront, he would know it and deliver the line. Tapos ako mapapalingon ako, why do you know that? Gaganonin ko siya. So sabi niya, I really love films po. I really study. And so, I'm so proud the way they answer. Makita mo, napaka tatalinong bata at napaka babait. You know, every time you talk to them, yun isa sigurong pinaka nagustuhan ko sa kanilang dalawa. Kaya ang sarap nilang katrabaho. They have a pure heart. Thank you, Direk. I'm sure nahulma talaga ng creative team itong dalawa. But I'd like to know si kay Gray and kay Akira. Any memorable comments from fans na tumatak sa inyo about how you portray Jake and Hope? Sa dinami-dami ng comments, may naalala ba kayo? For me, the body of work lang talaga, which is very heartwarming, na nagugustuhan talaga nila yung lives ng characters na ito, na nag-relate talaga sila at na kumbaga naaapektuhan sila ng characters na ito in a deeper way. Yun po yung na-appreciate ko po talaga. Kasi napapansin ko na kapag may nangyaring masama sa character ko or sa character ni Kira, parang na-affect talaga sila sa mga nangyayari sa amin. So that's very, very nice to see and to hear. Ako din po. Sa character naman ni Hope, she comes from a partly broken family. So, I saw on Twitter, marami din pong like ka-age namin ni Gray ang nakaka-relate. So, for me, to be able to connect with the audience like that, to connect to their pain, yan po yung tumatatak po sa akin. Very well said itong dalawang ito. Sobra, di ba, Meg? Parang I was right about this love team. Sobrang from day one, fan ako nito. Pangusay nung FMR, ha? Bago ko pa ibinigay sa kanya, bago ko ibato sa kanya yung comment niya, meron na siyang comment dahil gusto ko talagang, kasi alam ng director, may mata sila eh. Nakikita right. Ng director kung sino yung talagang and then we got... DJ. Parang minsan kasi kapag nagsalita yung tinanong, lalo na tungkol sa kanila, may hirapan talaga silang magbitbit ng sarili nilang bangko. At ang hirap pakinggan kung minsan, baka iniisip mo yung, you're just putting a good foot ahead of all of us. Okay. Pero kaya napilitan ako na sumingit dun sa usapan kasi hindi nila gagawin sa sarili nila yan. So ako ang mag
sasabi sa inyo kung ano yung naobserbahan ko sa kanila bilang katrabaho. And so, yung pasensya sa pagsingit kanina. No. Ibabato ko talaga sa iyo, Direk. Kaya lang naunahan mo ako. Yun talaga ang gusto kong malaman. And okay. We appreciate it, Direk. Yes. Correct. Tapa.